Coffee-coffee muna kami before kami pumunta sa pupuntahan namin where kami magla-lunch. Ayan, nandito kami sa caffeine. At connected na ako sa Wi-Fi. You know what? I connected to the Wi-Fi right away. Here, at caffeine. I don't know. No, I've never been here. Maybe because of the other caffeine? Coffee niya yan. Tapos, nag-order ako ng coconut chia pudding kasi gutom na ako. And yung aking coffee, almond latte. Guys, yung lake nag-ice na, oh. Yung lake nag-ice. And then, nandito kami ngayon sa Truckee. Kasi maghahanap kami na kakainan namin. Dito kami magla-lunch. Tapos ito yung view namin. Tapos yun, may castle dyan. What's that castle called, babe? Ha? So, Truckee Castle daw yan. Yan siya, ang layo. Ganda. And later, I will buy souvenirs na. Kasi I've always wanted to buy, pero hindi ako nakabili. Dito kami kakain, guys. Ayan. We're gonna eat here. So, ito yung menu. Ito yung kakainin namin. Ayan o, empanada. Tapos, ito yung menu. So, ayun guys, ito na yung parang last day ko sa Vilnius and ito yung morning before my flight kasi gabi yung flight ko that day. Nag-tour muna kami just to maximize yung waiting time and ito yung place na pinuntahan namin sa Truckee Island. Lamyerda lang kami dyan, ikot-ikot, tingin-tingin, ganon. And then, ayun na, nagpunta na kami ng airport. At guys, sa mga nakaka-relate sa akin, my God, you all know na ito yung isa sa mga pinakamahirap na part. Pero, surprisingly, this time, medyo easier for me than compared nung una. The time is 14 minutes past the hour of 11 in the evening. The ground temperature is 28 degrees Celsius or 82.4 degrees Fahrenheit. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. Thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. Ako din, yung sa akin, nag-workout ako 2 days after. Hi! Hello! And my roommate! Hello! Good morning! Kami ay nag-ready for brunch.
Babalik pa rin naman kami dito mamaya. Kaya tamang chillax lang sa makeup. So, nandito si Lorian. Ang ating bachelorette. Good morning! Ganda! Ang ating bride-to-be. Ganda! In less than a month. Yes. Oh my gosh. Pero bachelorette muna. Wakala yes. Ko highlight. Ayan. At rule dito sa bachelorette trip na to is siya lang ang naka-white. Yes! Oh. All throughout. That's true. Really ganon. Well, nandun ka rin na rin naman sa group chat. So. Okay. Ito yung lunch ko, avocado toast. Can I eat? Weird the dynamic. That's why me, I'm quite upset. Ako ang habit. Kaya I'm gonna be done. Can I make this? Guys, everyone, I'm ready to be extra sure for... Nagre-ready na kami. Papunta kami sa Fins. And ayan, nagpipicturan lang silang lahat doon. Alam mo naman yung mga fashion bloggers, number one yan sa mga photos. Ako hindi pa ako nakaka-picture ng kahit anong outfit ko, but this is my outfit right now. And also, nagdala ako ng sandals just in case hindi allowed ang slippers inside para ready tayo. So, ayun lang po. Ito yung outfit. Ta-da! And thank you, Jeng, sa yung bag. Thank you. This is my bag for the trip. Kasi kasya lahat ng kailangan for the day. Simple makeup lang. And also, pakita ko sa inyo yung place, itong villa namin. Lahat ng villa na yan, ayan, ayun, 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 may pool, may dining area dun. Dito kami, ni Oyan, siya yung roommate ko. Diyan kami naka-room. Tapos, dito din sila. May mga naka-room dito. Tapos, meron din doon. And of course, si Miss Camille ko is there. Ayan sila, ready na. Ready? And everybody's looking so good. And the bride is somewhere. Ayan siya. Ay, Gina G! Gina G! Gina G! Are you ready now? Ayan. Good morning, guys. So this is our day 2 here in Bali. Pasensya na kasi hindi ako nakaka-vlog ng maayos dahil hirap-hirap mag-vlog, lalo na pag ang mga kasama mo mga content creators din kasi syempre busy sila na nagkukuha ng mga contents nila, ganon. So ang hirap sumingit. Okay lang, ito. Chika-chika muna tayo while waiting for the others. Yung iba nauna na kasi daw magpapareserve ng seats namin sa brunch place na pupuntahan namin. Now we're just waiting. Yes po! Are we allowed to vlog on this trip? Yes! Okay, I'll vlog. Oh. Ayan, si Nicole yun. Lumating siya kagabi. Kagabi, my God, hindi na ako nakapag-vlog. Wala na. Grabe. Sa dinner, hindi na rin ako nakapag-vlog. Nag-dinner lang kami dito sa villa. Tapos sa catered dinner, kagabi, pumunta kami sa La Favela, which is a party place here in Bali. My God, bumarty kami ng bonggang-bonggang-bonggang-bongga. At naka-uwi kami mga 12. Hindi naman kami sobrang late. Orlok ako agad. After namin mag-FaceTime ng jowa ko, tulog ako. And I'm so happy kasi finally, nakatulog na rin ako ng maayos kasi nga, di ba, kalaban ko pa rin yung jet lag. Mga cleaners, naglilinis na sila. Tapos hindi ko alam kung saan nagpunta si Oyen, yung roommate ko.
Ayun yung ano dining area namin. Medyo mahal lang yata dito, guys, kasi nung nag-chip in kami ng malala para dito. So ayan yung living area. Ganda, diba? Yung mga kapatid ni Lorin, nandiyan sila. Sito si Kala Camille. Tapos ito sila Lorin and yung best friend niya si Katrina, si Nana. Pwede here. Dito ba kayo? Hello. Let's go. Ganda ng pool, sarap mag-dive. Nag-swimming din kami last night. Oh, di ba? Hindi na ko na rin na vlog. Cheers, you guys. Ayun naman sila sa kabilang table. I cheers. Thank you. Kumabol sa cheers. Yes. Food is here na. Wow, ito yung order ko. Nag-smash avocado na naman ako. And then here's Nicole's. Oh my God, it's fried chicken. Grilled tomato. Thank you. And the smash avo. And yung kay Oyan ang wala. This third is kayo ayo. Ayu. Only strappy jam. Lahat? Nung ano? Lotus? And welcome back to my cooking show! Ang pagbabalik, lulutuin natin today is yung favorite ni ate, toge with spinach and sesame oil! Carrots and bagu beans. Toge. Ta. Ngayon medyo luto na yung toge. Ilagay na natin tong spinach. Ayan, dito na siya. Ulam namin for lunch. Kain na tayo. Natututo na mag-transish. Transish? Oo. Pagkasama mo for 4 days yung mga 8 girls, ginagawa mo ng mga social yung mga words mo. Transish. Okay, so ang ulam namin is alam nyo naman na toge fantasy and some sausage fantasy. Yes. Dalawang fantasies ang binuhay namin for today's ulam. At may spinach na naman. Inubos mo lahat ng spinach? Mm-mm. Nilagay mo na lahat? Mm-mm. Taste test. Hindi masarap. Tapon na natin to. Harap. Same. As nung before. May sesame oil ulit. Nilagyan mo pa ng meat, hindi na. Hindi na, wala. Correct. Very. Pero parang mas makulay ito ngayon. Mm-mm. Kasi may mga carrots and pa ano pa siya. Alam mo, may kwento ako. Kagabi. Ito, jowa kwento. Kagabi kasi, nag-uusap, nag-facetime kami ng jowa ko. Tapos, nandiyan ako sa room. Matutulog na kami. Magre-ready na ako for sleep. So, bihis-bihis, ganyan. Nahihiya kasi akong ipakita sa kanya yung tummy ko. Siyempre, I've been eating and all that. Hindi ako confident. Tapos sabi ko sa kanya, I'm shy. I'm shy, sabi ko. Tapos alam mo sabi niya sa akin, I sent you something on Instagram. Kunana. Mm.
What's that, Konak? Tapos go, look at it, Konana. At the incident na kanyak na parang post, yung nag-post is parang mommy siya. It has a message na mga goddesses nung ginawa yung mga status nila. So, kung napapansin mo, merong tummy, may yung hindi... Perfect. Hindi perfect, parang ganon. Mm. Habang nag-toothbrush ako, habang nag-wash ako ng face, sinasabi niya sa akin, so did you see that post? Sabi niya, did you see all those goddesses have tummies? Gumaganon siya sa akin. Mm. It's okay, babe. Gumaganon siya. Don't be shy. You're beautiful. Gumaganon siya sa akin. You're making me melt. Misa talaga yung job ako dyan, Ferris, meron siyang kasitan. I consider myself lucky kasi I found the person na magsasabi sa akin ng ganun in times of need, in times of insecurity. Tama. Yeah, kasi last night I was feeling insecure, feeling weak, ganyan. Mm-hmm. Mga weaknesses ko naman yan here and there. Hindi naman ako laging confident, no? Mm-hmm. So, ang sweet lang ng jowa ko kagabi in fair. Ewan ko, nasa mood siya maging sweet kagabi. Ano to, after nung nahuli kitang after na. Gumagawa ng ano? After na nung nahuli ako ni Jack na gumagawa ng gin tonic kagabi. Gumagawa ako ng gin tonic dyan kagabi, tapos biglang lumabas si bakla. Oh, pa! Huli! Si ating! Nagtitimbla ng gin tonic. Ba't ka nagtatakit ng tiyan ating? Nakahubad ka ba? Kung magtatanong kayo kung saan makakakuha or makaka-order ng ganyang jowa, contact Jeng. Mm-mm. Go. May binibenta siya. Na marami rin nagtatanong sa akin ng prayer reveal. Ano daw yung prayer reveal para makahanap ng ganong klaseng jowa? Ano nga ba ang aking prayer reveal? Did I ever tell you ano yung prayer ko before? Naging specific ka. Yeah. Naging specific ka sa mga gusto mo. Mayan, alam ni Jeng. Hindi pa. Naging super specific ako to the point na my God, ang haba ng listahan ko. Mm-hmm. Super specific. Nilagay ko talaga dun, oh my God, ito yung sobrang wow. Nilagay ko talaga dun sa listahan ko, either blue or gray eyes. Binigyan ako ng blue eyes. Tapos mm-hmm. nung first day ko siyang makita, as in first time ko siya ma-meet, mag-dinner kami, ginanong ko talaga yung mata niya. Pagkatingin ko ng mukha niya, pagkatingin ko ng mata niya, sabi ko, oh my God, ito na ba? Ito na ba yung nasa listahan ko? Yun. Mm-hmm. Ito na ba yun? Oo, parang ganun. Parang yun yung una kong na-feel. Yun, maging specific, tapos maniwala ka na meron yung mm-hmm. specific na hinahanap mo. Yes. Ganun lang po. Tapos lahat talaga nilagay ko doon, God-fearing, marespeto sa pamilya, mabait, kind, hardworking, ganun, loyal, faithful, lahat. Pati physical, nilagay ko din. Intelligent, ganyan. Mm-hmm. Kind, yun, number one, isa sa mga pinaka-top ko yan, kind. Kind heart. He has to have a kind heart. Ganyan. Ikaw ba, Jeng? Specific ka rin ba sa hinahanap mo? Or hindi masyado pa? Right now, hindi ba masyado? Kasi hindi ko pa nga, ano yun. Mm. Focus kasi yung magka-jowa. Yeah. Pareho ko yun yung Nicole Anderson. Ganyan mm-hmm. din yung sabi niya. Sabi ni Nicole, hindi pa siya masyadong specific sa hinahanap niya kasi nga at this point in her life, hindi pa rin niya, hindi kasi niya pa nakikita yung sarili niya na to go into a relationship kasi she's so busy, she's working mm-hmm. so much, she's making so much money, lahat-lahat, ang dami niyang ganap sa buhay. Mm-hmm. So parang feeling niya, hindi pa swak. Kasi right now, kasi ang priority ko is talagang self-development muna. Building yourself. Mm-hmm. Correct. Pero ultimately, nung nagpre-pray ako to have a relationship, top one nung lahat-lahat ng gusto ko is gusto ko ng healthy relationship. Mm-hmm. Yun. Yun yung ultimate goal. Hinanda ko talaga yung sarili ko. Parang I dated other guys too before my jowa. Sabi ko, shit, I need to learn within myself kung paano rin maging healthy sa isang relationship. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman pwedeng i-expect ang healthy relationship from another person kung ikaw mismo hindi ka rin healthy. Ang dami ko rin, ano, fail. Trial and error, parang ganun. Yes, nakita rin ni Jeng yan. Sobrang dami ko rin naging trial and error and failure when it comes to dating and finding the right person mm-hmm. or the right guy to make as a jowa. Di ba, Jeng? Mm-hmm. Ang dami rin iyak, ang daming ups and downs, ang daming... Alak. Alak, kwentuhan, rant. Mm-hmm. Oh my God. Nung dalawa, si JM at si Jeng, sila yung nakakita talaga ng stage na yan, yung
no? Dating life ko before ako nag-jowa. And every experience nag-improve po siya. Yes. Oo, kasi may character development. Of course, I try my best to get the lesson out of the experience. Kunyari, yung isa sa mga naka-date ko before, masyadong party boy, eh hindi ako makasabay. So sabi ko, ah okay. Hindi pala sa akin bagay naman ang masyadong outgoing at masyadong party boy. Sumunod na guy, kung party boy ka, medyo wali. So kahit na mabait siya or kahit na pogi siya, oo yung status niya or whatever, kunyari kahit magandang trabaho niya, marami siyang business. Kung isa sa mga ano naman niya is sobra namang ma-party, party life, hindi ko rin, ayoko. Ayoko. May healthy amount. Kasi ang pagiging party boy naman ng isang tao or party girl ng isang tao, hindi lang boy. Oo. Tapos, syempre, I'm pushing, ano na rin, pushing 30, 33. Diyos ko Lord, party pa ba tayo ng gabi-gabi? Hindi. Ah, may episode ako niyan. Alam mo yan, may episode tayo niyan, girl. Dati nung dinadate ko yun, no, yung guy na yun. Halos na ako makapag-pills. Halos hindi makapag-pill si Jen kasi nga lagi kaming lumalabas sa gabi. Ang laging linyahan, we might. Mm-mm. We might go out tonight. Tapos, hindi na siya we might kasi for sure lalabas yun. Ending tuloy. Mm-hmm. From the beginning, naramdaman ko na sa kanya yun. Yung si guy na yun. Mm-hmm. Alam ko naman eh, from the beginning, naramdaman ko na na I know this is not the right guy for me, but sige, let me try. Gumanon kasi ako. Dami mong binigay ng chances. Ang dami ko rin binigay ng chances. Hindi rin pala maganda yun pag masyado mong binibigyan ng chances yung isang tao. Sa taong dinate niya, shout out sa'yo! Shout out sa'yo. Pero marami akong natutunan sa'yo in fair. Marami akong natutunan sa ganap natin. Mm-mm. In fair din naman. May mga times na naman nakikita kong you're happy naman. Oo naman. Meron din. Pag talaga I think yung person is not meant for you, gagawa ng gagawa talaga ang universe para makita mo na this person is not meant for you. Agreed. You'll get a lot of messages in different forms. It's either my friend ka randomly magsasabi sa iyo na he's not the one for you, mga ganun. Or randomly makakabasa ka ng something na message na the one you're dating right now is may red flag. Basta God will make you feel na this guy is not what he wants for you. Parang gano'n. Pero, pag para sa'yo naman ng isang tao, kahit anong doubt mo, kahit anong takot mo, ipuprove din naman ni universe na itong taong-taong para sa'yo. Ay! Tama. Oh my God. Agree. Ako kasi non take it from me. Talagang I prepared myself. Talagang minanifest ko siya, Mars. As in. Kasi nung naghahanap ka, dun po lumabas yung mga ano ya, triggers and traumas mo. Na kailangang ayusin. Oh my God, yung mga trigger na yan. Bilis ko matrigger dati. Ay, ngayon, parang meron pa rin naman ako. Hindi ko naman sinasabi na 100% wala na akong trigger. Pero, meron pa rin naman. So, ayun. Ay, nag-podcast tayo. Hala, 30 minutes. 30 minutes yan? 30 minutes! Okay, anyway. Mwah.